nandun kami kasi sumunod kami dyan. May training ng mga watchers. Pinasok ng mga polis. Kaya ng civilian, ay report, saka sinelas. Nakakuna silang search warrant. Ngayon, sinasabi niya, hindi na rin na may vote ba yung mga doon. So, pumunta lang kami to observe kung ano yung buwan. Tapos doon, di atinig na namin, naka-civilian ko na. Dumating yung commander nila, si Colonel Rino, si Colonel Alberto, galit na galit. Pinusasalaw kami magkama. Inaresto na yung lahat ng tao doon. Pinasok niya loob ng mga loob ng kwarto. Noon ang search warrant. Hindi kami binasahan kung anong rights namin. Wala, hindi namin alam kung nandito ba, nandito kami. Sir, gusto ko muna na may mga polis na dumating, pero kung wala kami na. Wala kami doon. Unang-una, wala kami. Nangyari kung ano man yung nangyari. Dumating kami, nandun na sila sa loob ng bahay. Unang-una, they have no right to be inside. Kasi wala silang search warrant. Biglang lumusog. Biglang lumusog sila sa loob. So, hindi totoo na hindi niya pinalabas yung mga pwede sa kumpa? Hindi. Sinabi namin na huwag kayong umalis dahil be-verify namin na pulis kayo. Kasi nakasipin yan. Nakatsinelas nga yung mga iba. Tapos pagdating daw po, sir, nung heavy nila, nagdaging daw po kayo ng sandbag? Oo. Nagalit siya. Binagumura kami lahat. Ito, ganyan. So, inarest ko niya. Siya po yung unang nagdaging? Oo, siya. Hindi. Kinakausap ko siya, Colonel, bago kayo. Ganito, binasok nila na walang search. Hindi. Karapatan namin niya. Naka-uniforme kami. Naka-uniforme kami. So, binasok nila. Sige, kasuhan nila kami. Pero hindi nila sinabi ako po, namin. Ako po ay dumating pagkatapos nagpakilalang abogado. Nung nagpakilala po akong abogado, ang sabi po sa akin mismo, isama na yan. Isama na rin yan. Nag-obstruct, sama na rin. Pareho po to sa kaso ng mga abogado sa Makati na pinagdadampot ng taga-Makati ng Makati Police. Dumating lang po sa scene. Ayaw po pakinggan ng police. Dinampot na nila. Ganyan po ang mga police kanina nag-police Quezon City. Hindi na rin po rin irespeto ang rule of law. Alam mo to kasi kanina nagkaroon ng statement dun sa bilian ng boto. Doon sa kay Willie Revillame and doon kay yung meeting de avance nila. So siguro nagkaroon ng operation, ginagamit yung police, pero nagkamali naman sila kasi sumunod lang naman si Mayor Bingbong at si Attorney Hendricks. Katulad na banggit nila, walang search warrant, naka-civilian, siyempre po ng reaksyon, ano ba itong nangyari? Sino ba itong mga to? Pero ito na nga, nagkaganito. Pero kita nyo naman, congressman natin, kandidatong Mayor, Attorney Hendricks, pinusasampa nila. Pero yung kasama namin na inaresto nila, hindi nila pinusasampa. Kami lang. Ano ang basa ninyo? Yan, nandyan sila, mga ibang naresto. Yan. Kasama po yung mga nasa likod, yan, sila rin po. Nandyan. So kayo lang po ang pinusasampa. Kami lang pinusasampa. So, makikita nyo na talagang harassment ito. Congressman, pasensya na kayo. Alam ko marami lang nagtanong ko kanina. Pwede ho bang maikwento po uli ninyo kung paano po yung nangyari? Live po tayo sa DGR. Well, may watchers training kami sa gabi. Ngayon, doon sa bahay Toro. Pinasok ng mga, ang unang report namin, pinasok ng mga civilian yung bahay. So, tapos, on the way, sabi sa'yo, mga polis raw sila, pero wala naman search warrant. Kaya hindi raw pinalabas itong mga mayroon bahay. Dahil illegal yung pasok nila sa bahay, wala search warrant. Pagdating namin, nandun sila sa loob. Nagkaangulo na sila. Di tapos, tinatanong namin kung ano nangyari. Tapos bigla dumating si Colonel Alberto, Station 3 Commander, nagsisigaw na doon. Sabi ko, Colonel, bakit ganito? Pinasok nila, hindi, mga operatives namin yan. Ayun, quantum obstruction charges. Ngayon ko, na-vote ba yun kahit na? Sabi ko, wala kayong search warrant. Ba't kayo papasok sa loob ng bahay na walang search warrant? Ay, hindi. Tapos, aresto niya. Inaresto lahat sila. Siguro may 40 na watchers. Tapos, pati ako,
Narestaw yun, pinusasan na kami. Dalawa lang kami napusasan. Yung anak kong abogado, dahil pumunta na kami para titignan namin yung legal aspect. Ano meron. Yung mga ibang inarestaw, hindi naman pinusasan. At saka, hindi kami binasaan ng rights sa amin. Kaya hindi namin alam kung anong dahilan na nandito kami. Kaya under the law, that is illegal. You cannot arrest without reading them the Miranda rights. Hindi nila binasaan. Isa pa po, nung pagdating ko namin din po doon, syempre po, mamamayan tayo, may karapatan tayong magtanong kung ano nangyayari. Ayaw po nilang sagutin. Pagkatapos po namin i-insist na tanungin ko ano nangyayari, yun na po, pinadampot na kami. Arresto yun na yan. Ganun po. Ano po yung pinapanggit na merong nangyayaring vote buying doon mismo sa otong pa? Yun ang tingin nila, vote buying. That's... Wala naman sila na po ang pera. Wala, wala, aywan ko, wala na akong listahan lang yata ng mga pangalan ng tao, ng mga watchers na i-deploy namin mamaya. Dahil, ay bukas ang umaga, dahil yun ang mga voting na bukas, kailangan namin ng watchers. We are entitled to watchers sa presinto. Kay Congressman Defensor, Congressman, nakita po namin yung post po ninyo sa social media. You are... asking for people's support dito yes. sa nangyari. Yes. Well, una sa lahat, syempre, hindi namin alam nangyari. Kanina, kausap ko si Kong Bingbong, sabi niya, andito ako, nakalitain ako sa bahay. Mayami ang pinasasan na. Hindi namin alam kung saan na rin. So, nung malaman kong camp kanina, sabi ko sa kanila, tawagin niyo lahat ng mga supporters natin, pakita niyo yung pakikisa natin kay Kong Bingbong, di natin alam yung nangyari. Meron pa kami mga kasama na sa Station 3. Si Secretary General Edwin Rodriguez. Ganon din. Inaresto rin nila. Actually, ang nangyari dyan. Dumating pagkatapos. Kasama namin dumating. Pati po ang official po ng PDP lang. Oo. Oh, oh. Kasama namin dumating. Board din to ng BCD. O Mr. Edwin Rodriguez. Kasama namin na dumating. Meron din nila nila sa Station 3 kami dito din nila. Ang sabi nila sa akin kanina, tumawag si Secretary Edwin Rodriguez, sabi niya, oh, ni-raid yung mga, may mga nilusob, ganyan, armado, hindi pa nila alam. Nung tumawag sa akin, sumunod ka doon. Sa kasi sumunod ako. Yung pangalawang tawag, inaresto ako. Sabi ko, ba't kayo inaresto? Eh, hindi ko alam eh, nasa mobile ako. So sabi ko, sige, may kasama ka dyan. Ito yung nangyayari, no? So, ito hindi maganda. Nung nandun si Kong Bingbong kanina, ang bala ko sana, punta na siya doon sa bahay. Tapos narinig ko na lang, pinusasan na sila. Sige, pinusasan ka, oh. Pupunta na dito sa stasyon. Congressman, ilang oras na lang election na. Anong implikasyon nito sa kandidatura po ninyo? Well, Merel, siguro gusto nila discourage sa mga followers namin. So, hindi na siguro hindi ako makakaboto. Kasi, pasok na. One in a power lang kami dito. Wala naman. There's no investigation na. Wala. I don't even know kung bakit kami nandito. Hindi kami pinasaan ng Miranda Rights kung anong dahilan na nakapotos kami. Hindi namin nalang. Kami nananawagan kay Chief Abayalde. Baka kung pwede naman na... Alam naman namin na pangalan ni Chief Abayalde. At nananawagan kami sa kanya. Tingnan naman itong nangyayari. Kasi alam naman natin, politika lang naman ito eh. Huwag naman sana at huwag gamitin yung ating kapulisan sa politika dahil dapat ang trabaho ng ating pulis gawin yung maging maayos, maging pantay-pantay yung kampanya. Pagka ganitong may mga pagtingin o pagkiling, medyo hindi maganda para sa ating lahat. Hey, Congressman, baka meron kayong karagdagang, karagdagan po kayong panawagan, lalo na po sa PDP laban. Sa amin, tapos ang campaign period, so, nasa sa tao na yan. At makikita naman natin ang harassment na ginagawa ng mga polis sa amin. No? We do not, we are here, in-represent si IDU, hindi namin alam kung bakit nandito kami. Inaresto kami ni Colonel Alberto, Colonel Paisan, no, Attorney Crisologo. We just responded, then yung mga training ng mga watcher namin, renate ng mga polis on the pretext na vote buying raw yun. Dahil madaming tao, siyempre, paano mo tre-trainin yung mga watcher? Hindi, nandun yung mga tao. So, yun, inaresto nila, pati yung mga tao. No, without treating them anyway, basta arresto yun yan, ha? Talagang physically, sinaktan nila ako, tinulak nila. Physically, they manhandled me. Nadapa nga ako. Congressman, of course, this is a police operation, no? Pero sa tingin niyo po, politically motivated po ito at sino po ang nasa likod dito? Well, hindi na natin alam kung ano ang purpose nila dito. But definitely,
they know that I'm a mayor RP candidate. They know that I'm a congressman. Sabi siya, bakit ka nagagawin yan? There must be a purpose. Alam nila, kandidato ako. Attorney Edric, ano po ang susunod? At para maalala sa... natin, kung naalala nyo, nung namatay si Kapitan Beng Beltran, the same incident, mga polis, ayaw na naman kami mapasokin dito. Diba? Pilatlak nila, pati anak ng biktima, hindi na kapasok. Ano siya, ano? Partial na. Nadong partial. Kung gaspan, may mga hindi na daw kayo kung operative pakasok doon sa bahay? Ano? May mga hindi na daw po yung mga operative. Hindi, nasa loob na sila ng bahay. Nabutan namin nasa loob na ng bahay. Yung mga may-ari ngayon, linak na yung bahay. Kasi gusto nilang i-demanda ng trespassing. Papakulong na trespassing kasi wala naman silang siniswara. Nung nagpakilala ng pulis sila, wala siniswara. Kung di nagpakilala ng pulis, nakachinela sila eh. I-charge sana sila ng trespassing. So, naabutan namin na kumpad na. So, dumating kami, magulo na. So, we just tried to clarify, ano meron? So, tumatapas si yung mga polis. E tapos, dumating yung commander nila. Kinausap ko, Colonel, ba't naman yan? Hindi! Arresto yung lahat yan. Ganit na siya. Inaresto na lahat. Binalaw. Tapos, pati kami. Ayan, lahat. Pati nga. Driver nga, gusto dalhin. Driver mo, gusto dalhin. Driver, pati yung anak ko na bugado. Pinusasang, kinuha niya yung ID. Very... Kuha ng panilang treatment. Talaga. Parang ganit sila. Ganun ba? Well, we're discussing it with our legal team. So, mamaya, antayin lang namin kung ano mangyayari dito. Makakalabas din kami. For sure. Congressman Bingbong, tiwala po kayo, makakaboto po kayo bukas. Well, siguro, unless detain kami ng mga polis na walang charges sa ngayon. Kasi ngayon, wala. Magtanong ba yun? May inaas kaso dito. Wala na kapulat kami dito. Mensahe po ninyo sa mga taga-suporta po natin, Congressman. Well, ang mensahe siya, hold on. Dito natin makikita kung anong klase ang eleksyon nito. Yours, as I said, diba yung nalumino? Tapos ng campaign period, hindi na tayo pwede makampanya, hindi na tayo pwede magbinta. Sir, photo na muna tayo, pare. Papakita lang natin yung photo, sir. Pwede ba yun, sir? Pwede ka natin yung photo, sir. Yan. Kong Bingbong. Kong. Sir, dito sir sa baba. Dito ba? Tapos may dumating ng mga tao pinasok ng group. Later on sa telephone, alaman namin na identify nila mga